Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. O ito pa, Biko Soto, biglang kinaladkad ng kampo ni Tamba. Ito yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. Nawala pong kinalaman si Biko Soto sa nangyayaring issue, pero kinaladkad po si Biko Soto ng mga vloggers na galing sa TBJ. At ngayon, nadadamay na si Biko Soto na wala namang kalam-alam yung tao. O ito, panoorin natin ha. Ito yung talagang pinaka ano. Bakit nga naman sinama itong si Bas? Si Biko Soto, napakalayo ng issue. Sinama lang dahil nga ay syempre panghatak views. Okay, play natin to. Ito, natataranta ang kritiko ng Duterte. Sa nalaman nila, Biko Soto biglang kinaladkad ng kampo ni Tamba. Nagre-reaction lang tayo dito ha. Malaman ng mga kritiko ng Duterte na posible na ngayon ang tambalan ng Duterte sa 2028, ang mga ito ay taranta. Kung sino ang itatapat sa mag-amang Duterte na may medyo may laban-laban. Makikitang kahit anong gawin ngayon ng mga makatambaloslos, si Martin Romualdez ay hindi man lang nakakayanin makakuha ng kahit 1% sa presidential survey para sa 2028 presidential race. 0.8% mataas pa sa kanya si Rizal. Mamahagi ng malaking pondo para sa mahihirap daw, naglalakihang tarpaulin, at kung ano-ano pang pa-effect siya pa rin ang pinaka-lowest sa mga survey. Mapag-aalaman dito na sawa na nga ang taong bayan. Dito ako tawang-tawa eh. Oh. Mas malaki pa yung banner niya kaysa kay Bongbong Marcos eh. No? Eh oh, kitang-kita oh. Yamak na mas malaki yung sa kanya. Si Bongbong Marcos nasa likuran pa. Sino lang kaya presidente natin? Oh? Alam niyo, matagal-tagal na rin ako nagtataka kung sino yung presidente natin. Nakakalito na kasi kayo ba? Nalilito na kayo? Ako kasi nalilito na eh. Hindi, baka mamaya kasi nararamdaman nyo rin yung nararamdaman ko. Baka nagtataka din kayo. Sino na kaya presidente natin? Kasi dito pa lang oh. Oh, Martin welcome! House Speaker Martin Romualdez. Tapos nasa likuran niya, maraming salamat President Ferdinand R. Marcos Jr. Yung House Speaker, pinang mas malaki pa dun sa presidente. Puta, sino yung presidente na natin? At parang bagong ano to, alam mo yung history to sa buong mundo, no? Na ang ating ang presidente ng Pilipinas ay tatlo pala. Tatlo pala pili-pili ang presidente natin, hindi natin alam. Kaya pala naging 31 million yung boto kasi nga tatlo sila. Si Lisa ang presidente. Si BBM puppet ni si Martin. Ano to? Sidekick ni Lisa. Nagahalataan pagka ambisyoso ni Tamba na paghahalataan ng ambisyoso ni Tamba. O dahil di ba nakakaiya yan? Tingnan nyo. Risa, o Senador Risa Ontiveros, 1.2%. Samantalang, eto, si... Speaker Martin Romualdez is 8% lang. Tapos yung re-elected ba tawag dito? 14.3% mas mataas na di hamak sa dalawa. Tsaka ito lang ha, kahit na pinsan ko siya, kahit na kamag-anak ko siya, 'di ba nakaka-insulto naman na ako yung presidente, pero ikaw yung claim ng mga ginagawa ko. Wala ka namang na-ano sa akin. Ako yung sumasalo lahat, no? Kaya hindi rin natin
maiwasan yung iniisip ng iba na parang puppet nga lang si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi dito pa lang sa tarpaulin, kitang-kita na, oh. Si Romualdez nasa unahan, ang laki pa ng tarpaulin, yung nasa likuran si Pangulong Bongbong Marcos, tapos sa liit pa. O di ba kabastusan? O, ngayon sasabihin nyo kami yung ano, ah, madilim yung background mo, idol. Hindi yan, okay lang yan. At least hindi nakikita yung mga wrinkles natin. Ano? Tapos ang sasabihin nyo, ano, tawag dito, ang sasabihin nyo kami yung nang babastos kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ang nang babastos. Kung tayo na, itingnan yung ginagawa ni Martin Romualdez. Hindi ba pang babastos yan? Mga politikong trapo tulad ni Tamba at kanyang mga kasama. Kaya naman, ang pinupush na nila ngayon ay si Senator Raffy Tulfo for President at Rico Soto for Vice President. Alam kasi nila na kayang-kaya nilang paikutin si Tulfo na mahilig lang sa grandstanding pero kayang pabaitin, gaya na lang sa isyu ng PCSO. Parang hindi rin naman maganda para kay Rico Soto na kumagat siya sa hanga ito na makatambal ni Raffy Tulfo. Walang kredibilidad ang hanay ni Tamba. Oh, ito daw yung ito yung napanood ko doon sa Tansu Vlogger. Ito daw yung pwedeng ano, ito daw yung pwedeng pangtapat sa Duterte Duterte kung sakali na matuloy po daw. Ito, for President Raffy Tulfo. Tapos Vice President is Vico Soto. Ako po, wala naman pong problema sa akin si Vico kasi galing ako sa TBJ, wala sa akin problema yung si Vico Soto. Ang problema lang po niyan, wala pong kaalam-alam at hindi pa po yan pinaplano ni Mayor Vico Soto yung mga vice president na yan. Pero idinadamay siya ng mga Tansu Vlogger na galing sa TBJ din. Kung paano pagkatapos yung pagkakitaan ng TBJ, binabastos nyo na ngayon si Vico. Yung isa pa nga doon, minura pa si Joey. Tanga daw, ito longis eh. So, di ba? Ganun sila kagago. Nung di na nila mapakinabangan si ang TBJ, gawa nang wala ng views, ayun, tinatarantado na nila. Tapos ako, yung humiwalay sa kanila, gawa nang ayoko na nga ng pinaggagawa nila. Ba, ginagawa nila ako ng issue ngayon. Ay kaso, mas lalo akong minamahal ng DDS supporters. Eh kahapon nga, 10,000 ang palipad ko. O ngayon, magkano na to? O kita mo, 3,000 na naman. Hindi 13,000, 2 days. Oh, no to Tulfo. Ay, Mami Vilma, shout out. Oh, Mami Vilma, lagi kasing late kaya hindi kita na-shout out eh. O ito, pakana po ito ng mga Tansu Vlogger. Kinakaladkad po nila ang pangalan ni Mayor Vico Soto. Na alam naman din po natin na hindi pa po handa at wala pa po sa plano ni Mayor Vico Soto na tumakbo bilang presidente. So ginagawa nilang pantapat kasi una-una wala naman talaga silang maipangtapat sa Duterte-Duterte. Sino itatapat nila? Si Risa Ontiveros na si Romualdez. Kaya si Lisa. Sino? Si Lisa, si Risa Ontiveros or Franz Castro ba? Di ba wala? Oh, sino? Ay kaya nga maaari baka nga ito si Raffy Tulfo, pwedeng tumakbo to bilang presidente. Kaso yung vice president, malabo po talaga si Mayor Vico Soto yan. Malabong si Mayor Vico Soto, no? Pero kung sakali man, Vico Soto, tatakbo siya, parang alanganin pa rin din naman din po kasi. Tsaka wala pong sinasabi si Mayor Vico Soto na tatakbo siya bilang Vice President. Kasi nga, ang gusto niya pa ay maglingkod pa po lalo. Mas gusto niya pong tulungan pa lalo ang mga tiga Pasig. Gusto niya pang i-improve ang Pasig. Kaya ayaw niya pa pong tumakbo sa mataas na posisyon. Kaso nga lang, dinadawit siya ng mga Tansu Vlogger, ganun talaga. Mahina views, ganun eh. Mahina views kasi. Kaya dinadawit na lang nila, kawawa naman, no? Nitika at ni Raffy Tulfo, baka mahawa lang siya sa pagkatrapo ng mga ito. Well, matalino naman si Vico Soto kaya alam niyang gagamitin lang siya ng mga trapong politikong ito.
Gayunpaman, sa kabila ng sinabi ni Liberal Party spokesperson Leila De Lima na maaga silang maghahanda para sa susunod na eleksyon ay hanggang ngayon wala pa rin silang nabubuong tandem. Ang mga dilawan na nagpahayag na babalik sa Senado ay ang mga sinuko na ng taong bayan sa mga nakalipas na halalan. Pero si Lenny Robredo ay tila may sariling lakad na, nagpaparamdam kasi ito sa kanyang mga post sa Facebook. Naku po! Makikita rin na active na magpaparamdam na si Lenny nito, subalit kapansin-pansin na hindi na ito gaanong laman ang balita ng mainstream media. Hindi katulad noon na bawat galaw nito ay nasa balita na agad pero ngayon deadma na ang mga reporters. Wala na po, tapos na siyang pakinabangan ng mga dilawan eh. Sa isip-isip ng mga dilawan eh, ano? Papasik, pag-aaksayan pa ba natin ng panahon si Lenny? Eh wala naman, hindi naman natin may papalahan, ipapanalo yan. Hindi natin mapapakinabangan, so bakit pa natin pag-aaksayan ng panahon? Baka puro lugaw na naman ang ibigay niyan. Kanya. Samantala, matapos manguna ni Migs Nograles na sa pagpapasarado ng SMN ay hindi pa ito nakukontento at balak pa raw paimbestigahan ang mga Duterte sa mga umano'y ninakaw nilang pera ng bayan. Wow! Sa kabila naman na isinusuka na siya ng mga taga Davao ay nanatiling nagpaparamdam daw ito ng pagtakbo bilang alkalde ng Davao City. Wow! Gayunpaman, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Sean Wine. Ayon sa kanya, plano na rin niyang lumipat sa Davao para doon bumoto at tinitiyak daw niya pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Migs Nograles ay tila katapusan na ng kanyang karera sa politika. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ganda ang future ng Davao City, Mayor Migs Nograles, tiniting... Parang kilala ko to. ...nan kung papaimbestigahan ang money laundering ng KOJC at pagnanakaw ng trilyon ng mga Duterte. Wow. Kibuloy, bakit kumuha ng makapangyaring munta? Yung panoorin to. Ito yung magandang sorbet, mga kaibigan. No? Ano talaga? Kalye, ito, hala, Kalye Sorbay sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Luneta Park. Sino best president mo? BBM ba? Versus PFPRD ba? So, panoorin natin, ito maganda survey. Guys, panoorin natin itong Kalye Sorbay video o saan sa Manila Bay at Luneta Park, no, mga kababayan natin. Tingnan natin kung sino yung pinaka the best. Tanungin natin lang natin mga kababayan kasi no ang kanila napupusuan na presidente o best president nila, no. Tara. Sir, ano pangalan niya, sir? Rappi Mike. Rappi Mike, sir. Rappi Mike. Ang tanong ko ay sa present administration ng LTBBM versus sa past administration ng Pangulong Duterte. Ang tanong ay sino mas magaling? Shoutout, G. Hindi ko masabi sa eh. Parehas magaling. Parehas magaling. Mamimili ka lang. Isa, wala naman kami. Pano? Pero mas magaling si, ano, si Tatay Digong. Tatay Digong, 1-0. Mas marami yung... okay. Yan ang opinion niya, sir. I-respeto natin. Ayan, salamat. Ano pangalan niya po na, ma'am? Si Sara po. Si Sara. Anong papilido niya, ma'am? Duterte. Wenconsing. Ay, Wenconsing. Pagkasan kayo, ma'am. Sa Matangas. Pamimiliin ko kayo, ma'am. Present administration ng pangangapan ni Pangulong BBM at saka versus Pangulong previous administration ni Pangulong Duterte. Pamimiliin ko, sino mas magaling sa kanila? Halos parehas sila eh. Kailangan mamimili ka lang ng isa. Choose ka lang ng isa. BBM pa rin. BBM ka. Okay, BBM, all one. Kasi maayos lang siya. Yan. Type ko lang. Okay. Salamat! Mahilig sa singkit nanay, ha? Ngayong umaga, ma'am. Ano pangalan niya, ma'am? Okay. Ano pili? All one na, all one. Ito magandang sorbet, di ba? Sa? Sampalok. Ganito, ma'am, tanong natin, no? Ngayon, na administrasyon ni PBBM, no? Dito kasi, yung mga kumakampi dito kay, ano,
kay BBM, malay natin is mga Dilawan. Yung mga supporters ng Dilawan, eh alam naman natin ngayon na sumusuporta na ang supporters ng Dilawan sa Pulangaw. Pulangaw! Ha? Gets nyo ba? Ni Bongbong Marcos versus administration ni former President Duterte, sino mas magaling sa kanilang dalawa? Parehas. Parehas. Pero mamimili kayo ng isa, ma'am. Kung sino? Ilocano, siyempre si BBM. Dahil Ilocano, si BBM ang pinili. Ay, Ilocano kayo, no? Sige, ma'am, salamat. Oh, ano pangalan niyo, ma'am? Shiba po. Ano ang apelyido niyo? Tapos may cut-cut pa yung video yun. Pwede rin may mandaya dito. Pwede rin i-cut mo yung banda kay Duterte. Pasok mo lang yung kay BBM. Prudente si sir. Okay, tuwan na, tuwan, tuwan. Prudente. Perdon. Perdon. Pero magkasama kayo. Okay. So may tatanong ako sa inyo, sir, ma'am. No? Sa ngayon pa ng administration ni PBBM at saka administration ni previous administration ni Pangulong Duterte, no? Previous president. Sino mas magaling? Si Duterte po. Kaya sir. Duterte. Bakit? Tuwa na, all two. Kaya sir. All two. Sige po, salamat po. Sino daw ang best president? Calye Sorbe. All two na tayo, all two. Ito si nanay. Ay, putok na putok yung lipstick ni nanay. Si Ma'am Grace. Ma'am Grace ang tanong ko ay... Nakain si Ma'am Grace, sinisturbo mo. Ikukumpara natin sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Okay. Kung baga sa kwan, yung term ni Pangulong Duterte mahaba, no? Ikakap natin din doon sa 2 years, kasi 2 years din si PBBM, di ba? Ah, 3-2 na ba? Okay. Sa panahon ni Pangulong BBM at sa panahon ni Pangulong Duterte, sana pipiliin niya. Na, ano lang, simple sa PBM na lang, supportahan na lang natin dahil siya ang nakaluklok ngayon. Okay. Gustoin man natin hindi, siya ang nakaluklok. Ito yung in-explain ni nanay. Sabi niya, si BBM na lang support ang sasabihin ko kasi siya yung nakaluklok. Ayaw man natin sa hindi kasi siya yung nakaluklok. So ano ibig sabihin nun? Diba? Ayaw man natin sa hindi, supportahan na lang natin si BBM. Kasi nga, siya yung nakaluklok. Na kahit pangit yung ginagawa niya, supportahan na lang natin. Kasi siya na yung presidente, no choice na tayo. Magaling din ni nanay, no? Naku, yari ka sa mga tansunay. Diana po. Diana. Concepcion. Taga saan pala kayo, ma'am? Palawan. Hindi si ninyo to. Palawan. Oo, malayo. Kung kayo pamimili, hindi same question, ma'am, no? Palawan ngayon ni PBBM. No choice eh, kaya nga eh. Sino pipili? Ano yung administration ang magaling? Magaya rin sa kanya, kasi ano din doon yung BBM. BBM si nanay. Sige po, salamat. Charity. Taga saan kayo, ma'am? Taga Ilocos North. Maganda to. kasi kayo, yung ma'am, interview namin, kayo, sabi, ano pangalan niyo, ma'am? Taga Davao. Scripted daw, pero hindi. Taga Las Marinas, Cavite. Unahin muna natin itong kababayan natin, Ilocano. Ma'am, yung vlogger pala to, ano, BBM, Tansu pala. malamang sa malamang, lahat ng lalabas dyan sa video. Tansu pala, hindi pinasa lang sa akin na eh, Tansu vlogger pala to. Oo, tapos nag-interview siya. Ganun pala. Walang niya, pinanood ko pa to. Wala na tayong asahan dito. Panalo na dito si BBM. Kung meron man, iilan nga dito kay Duterte. BBM vlogger pala to eh. Duterte yan. Ha? Kakasabi lang yun. Ano? Ilocano, sabi niya. May makukuha tayong maayos na sagot. Duterte yan, boss. Duterte, di ba to?
Yeah. Administrasyon ni BBM, no? Dalawang taon na si BBM. Duterte, sa 2 years niya din, no? Kung kaya pamimiliin, ma'am, sino mas magaling? Ako, physically po, mas maganda po talaga yung naging impact ni Duterte. Lalo na po in crime, sa mga krimen na nangyayari po sa ating bansa. Kasi dami talaga sumasangayon dun sa crime, no? Ganun yung mga krimen. Sabi, DDS yan, si nanay. Hindi, yung vlogger ang tinutukoy ko. Kasi nagawan niya ng paraan. Kasi natatakot. Kasi nga, bakal, kamay na bakal, pinairan niya. Unlike today, parang wala pong nangyayari. You know? Sad to say, pero... Sad to say! Kahit po, kababayan ko po. Naku, patay ka, nanay. At makamarkos kami. Sa totoo lang po, parang... Wala. You know, sakit. O, yung sakit pakinggan noon, makamarkos kami. Pero sad to say, mas maganda pa rin ang ginawa ni Duterte. Ang sakit na sampal nun. Ang sakit na sampal nun, no? Sa totoo lang po, makamarkos po kami. Kaso, sad to say, na mas maganda po ang mga ginawa ni Duterte. Kasi ngayon ay wala naman daw nangyayari. Oh, it's so hurt. It's so hurt. Walang nangyayari. Kati ng likod ko. Nawa po, President Bongbong Marcos, yung pangako nyo noong uupo kayo, nawa ngayon, pakita nyo sa amin yung pagbabago ng Pilipinas. Yun! Sa pool na naman. Kung ginawa nyo lang sana yung mga pinangako nyo sa amin, kaso wala eh. 4 pesos na magiging pamasahe sa jeep. 20 pesos ng kilo bigas. Only internet papalakasin ng wifi sa murang halaga dito sa Pilipinas. Meron pa nga, libre nga daw. Pero wala na ba nangyari? Asa kasi, puro kasi kayo pangako eh. Hindi nyo naman nagawa. Bro, may pakabal po kayo. Sa tingin nyo po ba, meron po bang sa panahon ngayon na si PBBM ay merong mga nagsipagbalikan ng mga hindi natin inaasahan? Nakuha nyo po yung tanong po? Katulad po ng ano yung... Like yung mga sa drugs? Opo. Ngayon, nung hindi na sinabi... Nagtanong ka pa? Alamak na naman ang drugs. Ay, talaga. Nagtanong ka pa talaga, basag ka na naman. Kayo ma'am, kayo, ma'am. Anong pangalan niya nga ulit ma'am? Mercy. Si Ma'am Mercy, taga Cavite. Cavite. Oo. So, the same question na tatanong namin. Sa panganahon ngayon ng ni PBBM versus sa panahon ni Pangulong Duterte, ikat lang natin hanggang 2 years lang si... Grabe, ano nga, no? mga Ilocano to, no? Pero ayaw nila kay Duterte, kay Marcos. No, sakit nun. Ibig sabihin, totoo nga talaga yung mga nababasa kong mga article na meron silang ginawa na parang butuhan na kung pabor pa ba sila kay Marcos, mas lumamang daw yung pabor kay Duterte sa Ilocos Norte, sa mga Ilocano. Sakit nun, no? Mismong bansa mo, mismong lugar mo, dun ka pa mababa. No? Hindi sakit nun, no? Yung tipong inaasahan mo na doon ka pinakamalakas, katulad lang yan ni Tatay Digong, saan ba siya pinakamalakas? Sa Davao, diba? Pero ngayon, ang Davao solid pa rin sa Duterte. Pero bakit ang Ilocos Norte, ano na yan? Bakit ano? Parang sisiayawan na po yung mga tao sa inyo. Kasi nga, yung mga pangako, it's really hurt. Ang magmahal ng ganito, sino bang binoto mo? Wala namang ginawang totoo. It's really hurt.
ang pangalan mo po? Parehong 2 years. Parehas of 2 years. Sino pipiliin mo po? Sino magaling na administrasyon? Para po sa akin na Duterte pa rin. Kumbaga kasi nung panahon ni Duterte merong kumbaga lahat discipline, mga police natin. Oo. Oh. Kumbaga yung mga less yung criminality sa environment. Unlike ngayon na mga pulis na ang kinakasuhan at ang mga adik na ang kinakampihan. Diba? Totoo naman, oh. Si Mike Abby pa nga nagbalita eh. Pinatanggal ang 7 pulis dahil sa war on drug. Ibig sabihin, kinampihan ng adik kesa sa mga pulis. Kaya ngayon, matakot na tayo. Ako sa inyo, alas 6 pa lang, kumain at matulog na po kayo. Dahil pag lumabas pa po kayo ng madilim-dilim sa lugar nyo, eh baka biglang may tumutok po dyan ng kutsilyo sa inyo at masumigaw ng at magsalita ng hold up. Hold up. Tan 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 tan. Hold up po, nakaganyan yung mata. Hold up to. Hold up to, labas mo yan. Wala na eh. Ano mabasaan natin eh? Yung mga pulis nga na nanguhuli na si ginagampanan lang naman nila yung tungkulin dito sa bayan natin, no? Na para mabawasan yung mga krimen. Pero sila pa yung ano, binabatikos ngayon. Mama Kemi, shout out, break, shout out. Positive eh, no? Labas mo yan. Baka samahin ka. Ngiwi pa yung pangay. Nakaganon yun. Labas mo yan. Oo, oh, kaya kayo, pag ano, alas 6 pa lang, matulog na kayo. Magsaing na kayo. Magluto na kayo ng ulam. Huwag na kayo lalabas. Oo. Oh. Tatagal ng tatagal sa panahon natin ngayon. Hindi na tayo safe dito sa Pilipinas. Hayaan nyo. No, hayaan nyo ha. Kapag nakagawa na po ako ng sarili nating mundo, lipat tayo. Dali. Sama natin doon si President, ano, si former President, yung mga Duterte. Sama natin doon sa kabilang mundo. Oo, kasi dito, wala. Kawawa tayo dito. Delikado buhay natin. O halimbawa ako, dahil sa bunga nga akong to, pinatumba ako ng mga galit sa akin. Oh. Ngayon, pinuntahan ako ng Oy Pinoy in California, ma'am, shout out. Hold up, labas mo. Followers si Titin ko. Followers si Titin ko. Ayaw na pag-usapan sa akin. Ang droga lang mababa, kaya nga eh. Yung bigas, ang taas ng presyo pagdating sa droga, mababa na. Hindi yan CB. O hindi ito CB. Hindi, iba channel niya. Ito, ayoko lang banggitin yung channel niya. Oh. Basta nagsisimula sa tropa. O tropang, kung kanyang YouTube channel. No? Hindi CBMR to, hindi. Kumbaga, medyo lumuwag lahat kasi ngayon eh. Kumbaga, yung drugs. Kumbaga, wala nang takot yung ano sa mga pinin. Diba, mga tao na mismo nagsasabi niya, no? Yan naman. Thank you. Ito sila nanay. Ito. Anong pangalan niya, ma'am? Tulala si nanay. Taga saan sa Pangasinan, ma'am? Pangasinan. Mga tiga Pangasinan. Shout out. Ang tanong, ma'am, bali sa ngayong panahon, administrasyon ni PBBM, no? Versus administrasyon ni Pangulong Duterte. Former President PRRB. Hindi tropang Bisaya. Taon na panunungkulan ni Pangulong ni former President Duterte at saka ngayon pang dalawang taon ni PBB. Kung pamimiliin kayo, ma'am, sino mas magaling na administrasyon? Ano? Kay Duterte. Kay Duterte. Bakit? Lakas po siya. Bakit, ma'am? Dapat po may kailan. Oo. Hindi lang kasi nasugpo niya yung mga ibang krimen sa kayong sa drugs. Okay. Sige, ma'am. Salamat. Ay, tayo kasama. Ano pangalan ulit, ma'am? Janet po. Janet, taga-dagupan din. Apo. Ma'am, this in question, patanong namin. No? Sa panahon ngayon ni PBBM versus sa panahon ni Pangulong ni former President Duterte, sino mas magaling? Ano po?
para sa akin po si ano po, si Duterte po. Bakit? Kasi po, yun nga po, yung sa drugs, and then po yung, na, yung parang naging malinis yung maraming nawalang mga ano po, yung pagod. Yung sa pamamahala niya, yung maraming yung mga ano, illegal po. Illegal. Dahil alam niyo ah, ito para sa akin ah. Alam niyo ba kung bakit napakalaking halaga? Kasi yung iba kasi ang sumbat nung iba, puro lang daw bakit lang puro lang daw ang ginawa ni Duterte ay pinagpukusan po daw yung drugs, pero yung pagbaba daw ng presyo hindi. Ngayon yung naririnig ko sa kanila. Ito kasi yan, alam niyo kung bakit puro drugs. Kasi dyan, kapag nawala na kasi talaga yung drugs na yan, yung mga pinagbabawal na gamot dito, mawawala din yung mga tao na mga mahalangang mga sikmura, yung mga bituka na gumagawa ng krimen dito sa Pilipinas. Tulad yan, yung droga na yan, di ba? Unang-una. So, maraming mga tao na imbis na, kasi may, eto, totoong nangyayari to ha, no? Yung mga adik, no? Yung mga adik, pangbili na lang dapat ng bigas nila, ipinambibili pa ng droga. So, 'di ba? Wala na nga kayong masaing sa bahay niyo, pero mas inuuna mo pa yung droga. Kaya maraming naghihirap ng mga Pilipino dahil diyan sa dahil sa laganap nga ang droga. Kaya nga yan ang unang pinagtuunan ng pansin ni Tatay Digong. Tsaka ano sinasabi nyo na hindi bumaba ang presyo ng bigas? Ob-ob ba kayo? Paanong hindi bumaba? Naniniwala kayo sa sinabi ni Maring Janet na 80 kilo ang bigas noong panahon ni Duterte? Eh nung panahon ni Tatay Digong may tigti ano pa, may tigto 29 pa. May yung 25 ay NFA. 29, masarap-sarap na yon. Hindi na yon NFA. Tapos, 35, pinakamahalis, yung Dinorado, 48 nga yun eh. Yung Dinorado na, ano, na bigas, din, ano yun, tawag dito, ano ba tong tawag dito, masarap na yon, yung Dinorado na yon. O, 27 at 29 yan. Alam ko, yung 25, NFA yun, no? Kasi kadalasan, pinapabili ako ni mama ng bigas sa palengke. Ang binibili namin, yung tig 29. Kasi hindi naman namin kaya yung tig 35 ang kilo ng bigas. Hindi namin kaya yun. Kasi, noong mga panahon na yun, talagang todo tipid kami. Dalawa ang baby namin nun. Mama ko kasi medyo masipag talaga yun. Kaya medyo tipid kami. Oo. Kadalasan dati, ulam namin na minsan pag walang-wala, saging, tapos yung maalat na itlog, solve na kami dun. Pag walang-wala, pag walang-wala talaga, yung chichirya, yung bangus. Yung bangus, yan. Oye, Ma'am Kathleen, salamat. Yung bangus, yan, ulamin namin yan. Alam nyo ba ito, nakaranas ako. Ito, hindi, may kwento ko lang sa inyo, hindi naman totaling naghirap kami dahil sa presidente, hindi. No, nakaranas ako, ay, wait lang. Nung mga panahon pala nun, oh nga, si Tatay Digong na nga pala nun. No, nung mga panahon na yung gawa ng isda lang yung pinaghanap buhayan namin. May kwento ko lang sa inyo saglit, oh, para alam nyo din. Mga panahon na yun, ano eh. Dalawa yung baby namin, si Koy Koy at si Clarence. Ang pagitan lang is buwan. Na aksidente nga naman na maging magkasunod-sunod sila. No, aksidente lang po yun, hindi rin na ni mama. No. Pero yun nga, taglamig kasi ng mga panahon na yun, charot. Joke lang. So ngayon, nakikita ko, isang beses lang naman yun na napansin ko talaga na yung gagawing gatas sa kapatid ko doon sa mismong yung medyo matanda ay ilalagay na po ni tuloy lang ang laban, Jay, huwag sumuko. Uy, maraming salamat, grabe si Sir Ray. Palagi ko tong nakikita kalaban at bayo, maraming salamat, sir, ha. Malaking tulong po yan. Thank you.
Ang igagatas po ng kapatid ko ay ano na lang, yung kape. Yung kape na stick, no? Yun, kape na stick. Tas yung gatas na Burr Brand ay doon sa bagong panganak na si Clarence noong mga panahon na yun. So ako, hindi ko talaga, talagang dumanas kami ng ganun. Tapos ako nga minsan, pag gumala lang ako, pag nahuli ako sa pagkain, wala akong pagkain pag uwi ko eh. Totoo yan. Pag hindi ako umuwi, oras ng pagkain, wala. Ubos. Kaya syempre, kuya naman ako. So wala naman, hindi naman big deal sa akin yung kasi marami naman akong kaibigan na ano, marami naman akong kaibigan na pwede kong maburautan ng ano eh, ng pagkain eh. Marami akong tropa, mayaman ako sa tropa eh. Kaya nga, etong mga basher ko, takot magpakita yan sa Taguig kahit na nasa harapan sila ng munisipyo, kakanain sila dun eh. Nakatimbre na yan dun yung mga yan eh. Kaya ayaw nilang pumunta dun eh. Grabe talaga yung hirap na naranasan ko noon. Pero yung about sa presidente at Bongbong Marcos, kung sino yung pinakamaganda talaga, yung talagang buboto ako kay Duterte. Kasi nung mga panahon na rin yun, safe na safe. Pero yung mga, yung kapatid ko ay nagtatrabaho sa milk tea shop. Umuwi yun ng ano. Ay, hindi, wait lang. Ano, saan ba sa nagtatrabaho nun? Na madaling araw na siyang nakaka-uwi. Oy Ma'am Simply Rose, salamat po. Sama mo si Boss Mike Abe. Wala yun, hindi yun naglalabas dun. Hindi naglalabas yan. Alam niyo yung Taguig, yan, mas grabe yan sa Tondo, ako na nagsasabi sa inyo. No? Yung kapatid ko, umuwi ng madaling araw, hindi ko sinusundo. Kasi alam ko, safe na sa labas eh. Hindi ko sinusundo yung pangalawa sa akin. Hindi ko sinusundo. Sabi ko, wala na, safe na tayo ngayon. Pero ngayon, nako, tanongin yung nanay ko. Nakatimbre yan. Huwag niyong palabasin. Alas 6 na yung mga kapatid ko nasa loob na ng bahay dapat. Yung sa side ng mama ko ha, kasi yung side ng papa ko nandito naman sa akin lahat eh. Yung sa side ng mama ko nandun sa kay mama. No, nandun sa Santana, nasususan ako eh. Sa kabilang baryo ako. Oh. So, sabi ko, huwag niyong palabasin yan. Oh, yung mga bata, lalo't pag alas 6 na. Ay, dito rin naman, dito sa mga kapatid ko, ganun din naman, alas 6, wala na yan. Mga nandun na sa loob ng kwarto. Kaya mas safe talaga nung panahon ni Tatay Digong nung kaysa nga ngayon, ewan ko ba? Kaya sabi ko sa inyo, maggawa na lang tayo sarili nating mundo. Lipat na lang tayo doon lahat. Sama natin si ano, sama natin si Tatay Digong. Oh, lipat tayong mundo, tapos si Tatay Digong... Mga Duterte na lang gawin natin presidente, palipat-lipat na lang. Pagtas ni BP Sara, si Pulong naman, si Baste, o pag nagkaanak si Baste, yun naman. Galay, doon lang kasi talaga tayo nakaranas ng ginhawa nun eh. Ilang presidente na lumipas. Oh. Si Erap, si Gloria, si Ramos. Ang pinakawalang kwentang presidente, si Noynoy. Ninoy pala. Ninoy Aquino. Pero mo, pagawa ng tulay, walang ilog. Diba? Pagawa ng tulay, walang ilog. O ngayon, mukhang susundan, mukhang ano na, matatalo na yung record ni Ninoy. Mukhang matatalo na yung record ni Ninoy. Ah, Noynoy pala, Noynoy. Sorry. Noynoy. Pinaka worst na presidente sa kasaysayan, mukhang matatalo na. Tatawa ko dun yung sa nagpagawa siya ng tulay na walang ilog. Tapos nagpagawa siya ng tulay na may ilog pero kahoy na. Ayun, nalaglag silang lahat. Parang yung na gumuho yung ano, yung tulay na kahoy. Putay. Tawag-tawa ako na, sabi ko, ano ba naman to? Nagpagawa nga ng ilog, ng tulay, wala namang ilog. Tapos nagpagawa naman ng, sinunod niya naman na magpagawa ng tulay na may ilog, na may tubig. Kaso nga lang, kahoy. Chinek Manila. Tayo
na bagsak eh. Naalala niyo yun? Naalala niyo yung tulay na yun? Hayop na yun eh, no? Hindi ko makalibutan yun. Tawang-tawa pa rin ako dun. Mga panahon siguro nun, ano pa lang ako, nagtitinda ako ng isda nun, mga panahon na yun. Kasi madiskarte naman ako eh. Kaya nga yung iskam-iskam na yan na binabatong isyo sa akin, kalokohan yun. Kasi noon pa lang, nasa nandiyan sa mga video ko, naglalako ako ng kakanin. Nagtitinda ako ng isda, titinda akong damit. Sa isang araw, pinagsasabay-sabay ko yan. Kaya malabo ako mang iskam eh.